Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kwentong barbero lang po ito. May isang Italianong barbero, nagbigay po ng libreng gupit sa isang Chinese. Kinabukasan, yung Chinese, may dadala pong basket ng mga prutas at sabi sa Italiano, maraming salamat, salamat sa ito prutas para sa iyo, thank you. Yung araw na iyon, may ginupitan naman po siyang isang libre, hapon naman po ang nagupitan niya. Kinabukasan, yung hapon bumalik, may dala-dala pong alak. At sabi, ito alak, para sa iyo, salamat, salamat. Yung araw na iyon, may ginupitan po siyang Pilipino. Ganun din po, libre din. Walang di niya pinagbayad. The next day, yung Pilipino po may dala-dala yung kanyang pamilya. At ang sabi, libre din sila, di ba? Libreng gupit din. Mga kapatid, kwentong barbero lang po yun. Pag titatanong natin sa ating mga sarili, is it worth it to do good? Okay lang ba gumawa ng mabuti? Lalo-lalo kung minsan, tulad dun sa kwento, yung alam mong hindi naman karapat-dapat. Is it worth it to do good? Kapag alam mo namang hindi ito rewarding. Is it worth it to do good? Kapag alam mong at the end of the day, wala ka rin mapapala. Walang kwenta yung gagawin mo. Probably, if we going to reflect upon the words of our Lord, parang po bang sinasabi niya sa atin, oo, lahat na magandang gawa, worth it. Every time we do something good to someone, it is worth it. Kahit kung minsan, hindi napapalaga ng taong ginagawa natin ng mabuti. Kahit kung minsan, para po bang yung binibigay natin ay parang napupunta lang sa hangin. Every good work is worth it. Kaya nga siguro po, even sa first reading that was taken from the book of Leviticus, ang dami pong sinabi doon na bawal. Bawal mong nakawan, bawal kang hindi magbigay ng sweldong sa tamang oras. Ang dami po, iba-ibang klaseng bawal. You shall not, you shall not, you shall not. Pero isa lang sa bagay na very positive, yung ending. Ano to po yung ending na yun? You shall love your neighbor as yourself. And at sabi doon, I the Lord am your God. Sa madaling sabi po, kahit po hindi rewarding yung paggawa ng mabuti, kahit hindi worth it yung taong binibigyan natin ng kabutihan, do it anyways. Because at the end of the day, we will realize that whatever good deed we do in this life matter. Mayroong kabuluhan. Sometimes, it may not be rewarding for us now, but the God who sees us will never forget. Hindi po nakakalimutan ng Diyos yung ginagawa nating kabutihan. Kaya nga po, kahit nagiging mahirap ang maging mabuti, ang gumawa ng mabuti, we must never stop doing it anyways. Because at the end of the day, sabi nga po, dun sa kwento ng ating Panginoon, sa parabolang kanyang ibinigay, pag tinanong natin, kailan namin ito ginawa sa iyo, Panginoon, sasabihin niya, every time you do it for the least of ones, who are my brothers or sisters, you are doing it for me. Lahat ng ginagawa natin na kabutihan sa mundong ito, is worth it because we are doing it for the Lord. Amen.